Yan na, amen. Isang pinagpalang umaga sa bawat isa. Ako ay mag-share lang ulit ng isang Bible verse. Yan, about sa anger and forgiveness. Totoo naman, ang bawat tao, bilang nasa katawang lupa tayo, tayo ay nagagalit, no? Tapos, minsan kung ayaw natin na gawin sa atin, di ba nagagawa ng iba doon, nagkakaroon tayo ng galit. Hindi naman natin yun may iwasan, hindi may tatanggi yun. Diba? Bilang tayo ay nasa katawang lupa. Sabi nga, normal lang sa atin ang magalit bilang tao. Ang pinopoint doon is, huwag kang magkakasala. Kasi, ayun, ano po yung tinatawag na pagkakasala doon? Yung galit na dinadala mo sa iyong puso at hindi mo hindi ka nakakapagpatawad. Yun na doon po na nagkakasala tayo sa ating Panginoon Diyos. Yan. Sabi nga sa Ephesians 4:26-27, sabi doon, huwag kayong kayo ay nangagagalit at huwag kayong magkasala. Sabi doon na huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Ayan, huwag daw po lubugan ng araw yung ating galit. Kasi sabi, totoo naman na 'di ba tayo pag nagagalit tayo, minsan inaabot pa ng mga isang linggo, minsan pag nakikita natin yung mga tao na nakaaway natin, nakagalit natin, andoon parang mas lalong tumitindi yung sama ng loob natin sa kanila, hindi pala yun kalooban ng Panginoon. Sapagkat sabi nga, huwag daw tayong magalit o magtanim ng galit sa ating mga kapatid. Bilang tayong lahat ay ginawa ng Panginoon, tayo ay magkakapatid na sa mata ng ating Diyos, kapagkat siya ang gumawa sa atin. Ayun. At sabi nga, di ba, huwag daw lubugan ng araw, sapagkat kung tayo ay mamamatay, kung tayo ay mawawala sa mundo, sapagkat alam ko na doon lahat ang ating patutunguhan, hindi natin masasabi, may galit pala tayo sa ating puso, tapos bigla tayong mamamatay, hindi natin alam kung saan ang punta natin. Kasi kapag may galit ka at nawala ka sa mundo, alam mo na yung kung saan ka pupunta, kasi di ba? May langit, may impyerno. Ayun. Ang sabi nga, kung mawawala ka sa mundo, dapat gawa mo kung ano yung kalooban ng Panginoon, yung galit, naging mapagpakumbaba ka. Halimbawa, may nakagalit tayo, tapos merong siya nasabi sa atin na hindi maganda, merong paliwanag na hindi maganda. Minsan, di ba, nadadala tayo ng emosyon natin. Doon ako kung saan, nakakasagot tayo ng hindi maganda. So, meron palang tip doon si Lord para sa atin doon sa Proverbs 15:1. Sabi doon, kung paano kontrolin ang ating galit. Sabi sa Proverbs 15:1, sabi doon, ang malubay na sagot ay napapawi ng puot. At ngunit ang mabigat na salita ay humihila sa galit. Di ba totoo naman na kapag malumanay yung pagsasalita natin sa isang tao, kahit gaano pa siya kagalit, kung tayo ay malumanay magsalita, yung galit niya napapawi yun. Nandoon ako sa nagiging maayos ang ating ang pag-uusap. Pero kung ang galit ng isa ay sinabayan mo, bilang parte, halimbawa na lang bilang sa mag-asawa, di ba, kapag nagalit yung asawa mo at sinabayan mo ng galit, di ba, ang mangyayari is magulo. Kakagalit kayo, andun na kung saan na, dumadating pa yung time na naghihiwalay, na hindi naman talaga kalooban ng Panginoon. Yun. Yun yung tip sa atin ni Lord. Basahin nyo lang po yun, yung Proverbs 15:1. Ayan. Sapagkat sabi nga sa James 1:20, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Totoo naman, di ba? Kapag tayo ay galit, hindi na natin nagagawa ang kalooban ng Panginoon sa atin. Di ba?
Totoo naman yun. Totoo lahat ng sinasabi sa Bible. Na ang bawat salita ay meron na paliwanag. Sapagkat ang sabi sa Ephesians 4:32, at magmagandang loob kayo sa isa't isa at mga mahabagin na magpatawaran kayo sa isa't isa gaya naman ng pagpatawad sa inyo ng Diyos. Diba? Sapagkat ang Panginoon Diyos ang unang nagpatawad sa atin. Tayo bilang tao, kailangan magpatawad rin tayo. Minsan patawarin din natin ang ating sarili. Minsan nakakagawa tayo ng masama. Nakakagawa tayo ng hindi kalooban ng Panginoon. Kung ano man yung mga pagkakamali natin, hindi na yun dapat gawin ulit. No? Yun. Yun lang yung aking isa na masasabi sa inyo. Na share ko na kailangan natin magpatawad sapagkat hindi kalooban ng Panginoon na tayo ay magdala ng galit sa ating puso. Kailangan, sabi nga, yung galit natin ay hindi dapat lubugan ng araw. Ayan. Sana po ay meron po tayong matutunan at maraming salamat po sa inyo. God bless you all.